Okay, welcome to another episode ng ating Union TV Vlog. Okay, since lahat tayo ay naka-lockdown at naka-quarantine, mag-share na lang ako sa inyo ng panibagong life hack sa ano nyo. Sabi nga nila, mga life hack sa cellphone. Sabi, kayo ba ay nahihirapan mag-download ng mga videos, especially kapag sa YouTube or sa Facebook, yung mga videos na gusto nyong meron kayong personal copy para sa inyo tong episode na to. Dahil meron akong na-discover na application na ita-download lang natin sa cellphone natin at pwede na natin i-record yung screen mismo nung ating cellphone. So, ito yung application na sinasabi ko sa inyo. So, pupunta lang tayo ng Play Store. Play Store, halika dito para makita nila. Ayan. Yung application, yung pangalan ng application is yung AZ Screen Recorder. Ayan, yung AZ Screen Recorder. Ano ba ang ginagawa ng application na yan? And basically, nire-record niya kung ano yung nangyayari doon sa screen ng cellphone mo. Diba? So sa Play Store is available siya for free. Oh, free lang siya. Although, pwedeng yung may bayad para wala mga ads. Pero okay na naman yung free. So paano ba siya ginagamit? So, una, pindutin muna natin siya. Kapag clinic natin yung AZ screen, ayan, lalabas may parang control panel. Mayroon siya sariling icon dito sa phone mo. So, kahit lumabas ka na doon, ayan o, yung maliit na icon na yan, yan yung ating AZ recorder. So, yan yung, andiyan yung control. So, andito yung settings, andito yung record, andito rin yung parang screenshot, tapos meron pa mga ibang mga settings. So, paano ba tayo kukuha ng video? Madali lang, sabi nga ko, ano yung naka-view sa screen mo, yun yung ire-record niya. So, example, kuha tayo ng video sa YouTube. Ay, isa pa pala. Yung pag nag-record pala tayo is nare-record din yung sounds. Yung sounds yung sa microphone. So, pag nag-record tayo is mare-record yung aking sinasabi. Kaya, pag nag-start ng record tayo is hindi mo na ako magsasalita para para malinaw lang yung record na makukuha natin. Okay? So, try natin kuha tayo ng videos dito. Yung music videos ni Senorita. Ayan. So, dapat yung pag-record natin is kung ano yung klase screen natin. Pwede natin i-record ng ganyan screen, pero mas maganda kung personal copy natin is i-full screen na natin. Di ba? So, pagka-full screen natin, pwede ko nang start recording. Ayan. Record. And then, play. Okay. So, notice nyo yung salita. Siyempre, kailangan din natin siya i-stop. Kasi automatic, nagsisave siya sa inyong gallery, sa memory. So, papakita ko sa inyo yung na-record nating video. Diba, kung gaano kadali. So, alis na tayo sa YouTube. Alis na tayo dito. Pakita ko sa inyo. Although, hindi buo ha, kasi in-stop natin for the purpose of ano lang yun, demo lang. So, ayan, nakita nyo, nandito na tayo sa home screen ng cellphone. Yung video na ni-record natin is nasa loob na ng gallery. So, ito siya. Ayan. Pwede play video. Tapos, pwede rin i-full screen. Ayan. Nasa loob na siya ng gallery. Meron na tayong personal copy nung record na nakuha natin. Oh. Although, yung sound quality is hindi ganong kaganda, pero at least meron na tayo, di ba? Napakadali lang. Napaka very easy lang yung ano natin.
Yun nga lang. Ayan, yun nga lang. Nagbabari lang rin. Sabi nga, pwede kang mag-record hanggang kaya ng memory card mo. Diba? Ganun din sa mga, halimbawa, yung sa mga gamers naman dyan, yung, halimbawa, yung Mobile Legend. Kahit pag binuksan ko yung Mobile Legend dito, kung gusto nyo i-record yung mga laro nyo, yung mga games nyo at gusto nyo i-review, ayan, no, nakalabas pa rin siya, oh. Hindi nawawala yung recording ano natin. Same concept lang rin. Halimbawa, pag nag-start game kayo, mag-start recording kayo. Ganun naman din sa Facebook. Kasi yung syempre, iba, siguro, yung iba maraming ano, maraming gustong videong kunin sa ano, sa Facebook. Teka, wait muna natin to Mobile Legend. Ano ba sa Facebook gusto nating kumuha ng video? Kasi medyo may pagkasalimuot mag-download ng video dito, hindi personal copy. Ayan, ano ba itong video ni DZMM? Gusto nating i-record. Oh. Gusto nating i-record 'yan. Gagawin natin, i-full screen natin para maganda 'yung pagka-record. Ayan, full screen. I-start record ko. Hindi ulit ako magsasalita para rinig na rinig yung record. Ito. Si po, Karin, yung gagawin niyo ng paraan. Saan na pong paraan ito? Tama po. Sir Ted, basically, 206,000 families po yung nabanggit ninyo. Ito po yung original na sa listahan na based sa 2015. Okay, ayan. So, for demonstration purposes din, stop natin. Kunin natin yung record ni Mayor Vico Soto. Tingnan natin. So, sa Facebook, galing yun, ha? So, pag alis natin, pag bumalik ulit ang home screen, hindi na sa Facebook, makikita nyo, dito sa gallery ulit tayo, ito na yung record natin, no? Ito, video galing naman sa Facebook to. Oh, tingnan nyo. Tama po, sir. Pwede rin i-full screen. So, meron na akong personal copy, di ba? Nagkaroon na ako ng personal copy nung gusto kong video. Di ba? Ayan. So, napakarami pong gamit nung application na yon. Dahil lalong-lalo na kung mahilig nga kayo sa mga video, mga palabas, meron kayong mga movie, favorite movie na kailangan yung, ano, yung may personal copy kayo kung gusto nyo ulit-ulitin. Or yung mga show sa Netflix, di ba? Yung mga show sa Netflix kung gusto nyo i-record at meron kayong personal copy, yung mga telenovela. Sabi nga nung asawa ko, yung Crash Landing on You raw, i-record ko. O, pwede rin po nating gawin yun. Diba? As long na meron lang memory yung inyong smartphone. As long na kaya ng memory, pwede kayong mag-record ng mga episodes. Diba? Napakadami pong use yun. Hindi lang po siya pang record, pwede rin po siya pang screenshot or pang download ng mga documents. Or, yun nga, kagaya nga nung ibang nagkakaroon ng yung ibang nag-upload sa Facebook na gusto nyo magkaroon kayong personal na kopya kasi pagkatapos i-upload, gusto nyo balik-balikan, edi ang hirap na, hahanapin nyo pa sa timeline nila, is pwede nyo namang i-record na lang. May personal na kopya pa kayo, lalong-lalong na kung memories yan ng mga anak nyo, mga presentation, and mga, basta kung ano-ano pang videos, para hindi na mahirap, di ba? Yan yung pinakamadaling way na magkaroon kayo ng sarili nyong kopya. Lalong-lalo na kung wala kayong masyadong malakas na internet sa bahay. O, pagpunta nyo sa isang lugar, edi mag-record kayo. Video okay sa YouTube, mag-record kayo para anytime na gusto nyo mag-video okay sa ano, meron na kayong nakasave sa cellphone nyo. O, tapos yung sa iba, basta any kind of video. Doon sa mga ano yung imagination, o alam nyo na ibig ko sabihin, kung gusto nyo i-record yung mga paborito nyo palabas, AZ Screen Recorder lang. Mag-download lang kayo ng AZ Screen Recorder and start recording your screenshot. Doon sa mga gamers nga eh, mga gamers. Hindi lang pang Mobile Legend pwede yon, pang Rules of Survival, o saan-saan pa. Or kung gusto nyo mag-demo sa inyong cellphone, ano ba, gusto nyo rin magturo, kagaya ng ginagawa ko, pwede rin, i-record nyo lang kung ano po yung ginagawa nyo sa cellphone nyo, is makikita nyo rin kung paano, di ba? Lalabas siya at video. Ang file format niya is MP4, kaya hindi po masyado malaki and playable po sa lahat ng mga devices. Laptop, cellphones, tablets, pwede siya ma-play. Actually, pwede nga rin sa mga smart TV ma-play yung mga video na nare-record niya. Take note lang po na talagang dapat pag nag-record kayo, tahimik. Kasi
ultimo yung voice nyo habang pag naka-record kayo is mare-record. Diba? Tahimik. Ngayon, kung gusto may comment, yung kasi ngayon yung mga naglalaro is nagko-commentate or nag-aano, yun, pwede yun. Diba? Nagko-commentate. So, that's it for this episode. And mag-iisip pa po ako ng ibang mga ano phone hacks natin para may mga magawa tayo habang tayo ay naka-lockdown. Sabi nga, yun, always stay at home, stay safe, sunod-sunod lang tayo, tsaga-tsaga lang, and makakaraos din tayo. So, that's all. Thank you for watching. Please subscribe and share my channel sa iba kung sa tingin nyo ay nakakatulong tong video to. Bye-bye!